Naghahanap ka ba ng isang bagong mechanical keyboard na gagamitin mo sa iyong paglalaro or sa iyong pagla-livestream? Kung baguhan ka pa lang at wala ka pang gaanong ipon, well malamang eto na at sigurado ang hinahanap mong keyboard. Presenting GAMAKAY MK61. This is a 61 Gateron key switch mechanical keyboard na super sleek ang kanyang looks. Sa unang pagbukas mo pa lang ng box, mapapawaw ka na talaga. Sobrang ganda. Kasama nga pala ng kanyang box ay isang manual. Ayan, na sobrang liit na kulay black na halos hindi mo rin naman mabasa. Ako ha, hindi ko rin mabasa. May kasama siyang puller, isang keycap puller na hiwalay din dito sa kanyang key switch puller na maliit. Mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano ko gagamitin yung or kung paano natin tatanggalin. Sa mga bago ha, sa mga bago dito or sa mga baguhan pa lang, papakita ko rin mamaya kung paano natin tatanggalin yung mga keycaps na nandito. Meron din siyang kasamang dalawang key switch, isang kulay brown at isang kulay blue. Well, ang nakalagay ngayon dito sa ating keyboard ay isang yellow key switch. So mamaya ipapakita ko rin sa inyo kung anong pinagkaiba ng kulay brown at ng kulay blue or nung nakakabit dito na key switch na kulay yellow. Ngayon, ang masasabi ko sa keyboard nito, no, sobrang linis yung kanyang pagkakagawa. Sa kulay puti niya, sobrang kahit yung dumi, hindi mo siya makikita. So ngayon, ang masasabi ko lang dito sa looks ng keyboard na to, sobrang okay, sobrang premium yung pagkakadesign. Yung keycaps niya, like what I've said, bibihira itong makita sa mga premium keyboard na nabibenta sa market. Kung makikita ninyo, sa pagtanggal ko dito, yan, pakita ko kung paano ko tinanggal. So, kung makikita nyo yung keycaps na to, sa ilalim niya ay isang translucent na plastic kumpara sa solid color na plastic sa ibabaw. So, ang tawag dito is a pudding keycaps. Yan. Yan yung kanyang isa sa pinagkaiba niya dun sa ibang keyboard na masasabi ko. Oy, niresearch ko pa yan ha, kung anong tawag doon ha. Okay, so this keyboard has a feature of PBT double shot pudding keycaps. It makes your finger more smoother and more durable and not easy to shine as ABS keycaps. It has also a 5000 watt Gateron optical switch with the colors of yellow, green, red, brown, blue. All the switches are available in the market, but we are using the yellow switch here in this keyboard. It has also a full RGB backlight with 13 dim lighting effects. It has also 16 million colors adjustable. It has also a hot-swappable key. It's a full keyboard. It's a hot-swappable plug and change switch DIY. So you can do it yourself sa pagpapalit lang nito. No? So sabi ko nga, pwede kayong umorder online ng keycaps. Kung nagsawa na kayo sa kulay na puti, pwede kayong kumuha or bumili ng color black. Again, ilalagay ko yung link ng Banggood sa aking description box and then you can check some of their keycaps available. Customizable large onboard memory. All buttons are programmable, built-in large capacity onboard memory. Can remember the last lighting effect. So, yun lang ang kagandahan talaga sa keyboard na to, no? Sa mid-range, actually hindi ko siya masasabi na talagang ano eh, sa akin, sa presyo niya, pang mid-range lang talaga, no? It's also a Type-C USB connection, no? So, Type-C USB connection, widely compatible with multiple system for Mac, iOS, Windows, Linux, and Android. It also supports NKRO, and this keyboard is an IPX waterproof, so kahit ginagamit mo siya, nabuhusan mo siya ng tubig, okay lang. It doesn't matter. Cause this is a waterproof keyboard. Sa box kasi niya sinasabi, it has a 16 million colors. So kanina nasabi ko sa inyo no, na itong keyboard na to ay ang isa sa kanyang special features ay syempre yung kanyang RGB lights. Ngayon papakita ko sa inyo kung paano natin siya pagpapalit-palitin ng kulay or kung ano yung 13 effects colors na meron siya dito sa keyboard na to. So ang unang kulay no, dito sa keyboard na to, yung preset niya pagbukas nyo ng box or pagsaksak ninyo sa inyong laptop or sa PC, etong rainbow color na napakaganda. Kitang-kita mo naman dito na nakaka-mesmerize talaga. Ayan, tingnan. Sobrang nakaka-mesmerize tingnan itong keyboard na to. Masarap tingnan. Tapos hindi siya masyadong nakaka-distract kasi sobra kang mare-relax.
Sunod naman dito ay yung namamatay-matay bukas na ilaw. No, masarap naman din siya sa mata kaso nakaka-distract sa kapag ka papalit-palit yung kanyang ilaw. Kapag ka namamatay sindi, yon medyo madi-distract talaga yung mata mo. Pero depende sa tao yon, depende sa tumitingin. Para sa akin yon medyo talaga nakaka-distract. Pero siguro sa inyo, hindi. Yung sumunod naman dito, yung kulay na parang kanina rin siya. Patay, sindi, pero ito naman yung transition niya. Hindi siya namamatay ng totally blackout. Nagtra-transition siya sa ibang color, no? Maganda yung transition niya. Ayan. Ito, itong next na kulay na to, ito talaga yung isa sa pinakagusto kong effect. Para siyang Christmas light na nagpapalit-palit ng kulay. Napakaganda, napaka-smooth, sobrang makaka-relax. Minsan nga ayoko na lang gamitin yung keyboard, gusto ko na lang siya, tingnan na lang na ganyan. Etong sumunod na ilaw na to, no, yung kumbaga para siyang naglo-loading lang. Nagsasalubong yung ilaw and then bubuka. Kapag pinindot mo siya, pero yun nga, yung transition ng kulay niya is para siyang naglo-loading, nagpapalit-palit. Kung napanood mo na yung Matrix na pelikula, yung pelikula ni Keanu Reeves, yon, meron siyang similarity dito sa transition na to, no, dito sa effect na to. Para siyang yung kulay green background ni Matrix. Kung medyo pamilyar ka sa laro ng Nintendo dati, yung Bomberman, isa to. Ayan, medyo kahawig siya. Kada pipindutin mo yung kulay, nag-iiba-iba, cross ang kanyang pag-iiba-iba ng kulay, no? Eto naman, yung effect na to, pagka pinindot mo siya, yung kilang na pipindutin mo, yun lang yung mag-iiba-iba ang kulay. So, maganda pa rin. Yung preset niya ng kulay is yellow, yung base color niya is yellow, and then nag-iiba-iba na lang siya. Dito naman sa susunod natin na effect, mag-umpisa siya sa wala siyang kulay or sa totally black out, and then pag pinindot mo siya, iilaw siya and then black out na naman, no? So parang hindi ka lang nagbayad ng Meralco, saglit ka lang gumamit ng kulay. So yung next effect natin, no, yung pagka pinindot mo siya ay para siyang sumasabog, para siyang bomb. Ayan, para siyang bomb. Napakaganda rin, napakaganda. Lalo pagka mabilis, pag mabilis ka nang nagtatype, ang ganda ng response ng kulay sa iyong mga kamay. So itong next effect natin is yung para talaga sa mga gamer. Kasi ang nagkakaroon lang ng kulay dito is yung apat na letra, yung W, A, S, N, D. So kung isa kang gamer at ayaw mo madistract sa kulay ng iyong keyboard, eto na talaga yung color or yung theme or yung effect na para sa'yo. Isa rin sa pinakapaborito kong kulay, no, yung kulay red. So kung medyo fan ka ng red color, ito na yung effect na para sa'yo. Okay, in terms of performance, napansin ko lang dito sa keyboard na to na sobra siyang lambot. At hindi siya ganun kaingay. Not unlike nung Gateron key switch na sobra siyang ingay. Based sa lahat ng mga keyboard na nagamit ko or na testing ko, isa na to sa pinakamalambot talaga na keyboard na nahahawakan ko. Compact din siya, maliit siya, so hindi siya ganun kakain ng space ng iyong table, ng gaming table, especially sa mga gamer, no? Minsan kasi gusto mo yung nakaganyan yung siko mo sa lamesa mo or nakaganon. So, pwede mo siyang pagbalibaligta rin, no? Okay, ngayon sa sound. So, i-compare natin ngayon yung tatlong kulay. Yung yellow, yung brown, at yung blue. So, ngayon, tinanggal ko yung mga keycaps at pinagpalit ko yung switch ng kulay brown at kulay blue. So, dito i-try natin kung gano'ng kaingay at gano'ng ka-smooth or gano'ng kalambot yung pinagkaiba nitong tatlong key switch. So, kung napapansin nyo dito sa menu tab, ito yung yellow. Sa control tab, ito yung brown. At sa FN tab, ito yung blue. Napansin nyo ba kung gaano kaingay or kung ano yung pinagkaiba nung dalawa?
At syempre, yung sound dito sa GAMAKAY MK61 tulad ng sabi ko kanina, hindi siya ganun kaingay tulad ng Gateron Blues key switch. Tapos hindi rin siya ganun katahimik tulad ng Brown key switch. Kaya kung gusto mo yung dalawa na hindi ka makapag-decide kung anong pipiliin mo, eto na yung yellow switch, sigurado ang key switch na para sa'yo. This keyboard is a wired keyboard, but when it comes to great price, hindi ito magpapahuli. Tiyak, super sulit talaga. Yung ibang keyboard kasi sa ganitong presyo is a wireless keyboard na. But usually, ang daming issue, no? So, mabibili mo siya pero hindi ka sure kung magagamit mo siya ng pangmatagalan. Not unlike this keyboard, sure ball ka kasi wired siya and USB Type-C pa ang gamit mo. So magagamit mo siya kahit saan. So overall, with a price of 2,591 pesos sa Banggood, yan, makukuha mo siya at mabibili mo na siya. So kung hindi ka pa po nakakapag-download na application ng Banggood, ilalagay ko po yung link ng Banggood sa aking description sa baba para makapag-download na kayo. Eto, sa mga nanonood ngayon ng video ko, meron akong sasabihin sa inyo. Pwede kayo magkaroon ng 10% discount, no, kung ida-download nyo na ngayon pa, ngayon, as in ngayon, yung link ng Banggood. Yan. So, don't forget to download the application of Banggood para magkaroon kayo ng 10% discount. So again, thank you very much everyone. Please, if you haven't yet subscribed my channel, please don't forget to click the subscribe button down below and hit also the notification bell so you will be notified every time that I upload a new video. No? Salamat po na maraming salamat. Hindi na po ako magtatagal. Sana nawa ay meron po kayong natutunan again sa akin pong mga tutorials. So again, this is Sailing Drew po na buhabati sa inyo ng magandang buhay. Hanggang sa muli po, mga kaibigan, maraming salamat. Ciao Bella, ciao ragazzi, ayos!